Please, please, ayaw ko mag-contempt ng isang, how old are you? 63, magsisixty-four po, Your Honor. 60? 63 po, Your Honor. 63? Matanda ka lang sa akin ng 2 years eh. Ako, 61 ako eh. Kanya. Ito, Mr. Gonzales, ha? Opo. I want to inform you that pag nagsinungaling ka dito, ay, hindi sa po. Hearing na ito, opo, you can be cited in contempt at pwede kita ipakulong sa baba. Opo. So, magsabi ka ng totoo, ha? Naintindihan ko po yun, Your Honor. Magsabi ka ng totoo, huwag kang mag-imbinto ng istorya dito, dahil kung ikaw dismissed na pulis, ako retirado akong pulis, hindi tayo pwede magbubulahan dito, ha? Yes, Your Honor. Hindi po ako, hindi po. Yung totoo lang po, yung totoo lang po sinasabi ko. Kung ano po yung interview sa akin ni Katon Ying, yun din po ang sasabihin ko sa inyo. Sige, sige. Sinuntok niya po yung bubong ng kotse ko na nakagwantes po siya ng pangmotorsiklo, yung may mga knuckles po, yung plastic. UP naman po, kitang-kita naman po ng mga investigador eh. Sabi niya sa akin, investigador? Sino investigador dyan nakakita ng UP na sinuntok ng kwan? Nakita mo? May dent. Saan banda? Take your name and ano? Nag-ano ka na ba? Nag-swear ka na? Okay. Paano nga? Police Staff Sergeant na Peralta po, Your Honor. Speed investigator ka ng? Traffic po. Traffic? Pan-inspection po nung sasakyan, meron po siya sa bandang roof po nung left side. Saan? Left side po. Left side? Ng roof po. Ng roof? Sa bandang bubong. Left side ng roof? Apo. Anong dent doon? Nakita mo? May medyo gasgas po, Your Honor. Gasgas? Picture po ako. May picture ka? Apo. Yung ba tinapik mo? Yung bubong ng kotse? Hindi po. Gilid lang ng kotse po. Yun. Gilid ng kotse right side po ako ng bike lane eh. Nasa kanan po kasi yung bike lane eh. Ito ha, Willie Gonzales at saka Alan Banjula. As far as both of you are concerned, wala na tayong problema. Ha? Kasi nagkaregluhan kayo, ha? Yes, Your Honor. Nagkaregluhan kayo. Yes, Sir Honor. Pero my God, please, huwag niyo gawing tanga itong committee na ito na magsisinungaling kayo dito. Yes, otherwise, may consequence yung pagsisinungaling ninyo, ha? Ayaw kong magsinungaling kayo. Opo, Your Honor. Please, please, ayaw kong mag-contempt ng isang, how old are you? 63, magsisixty-four po, Your Honor. 60? 63 po, Your Honor. 63? Matanda ka lang sa akin ng 2 years eh. Ako, 61 ako eh. Oh, so, ayaw ko mag-contempt ng... ang sinasabi ng ko lang... taong na may sakit. Ang sinasabi... Porting tiyo, may sakit ka, ha? Opo. Ang sinasabi... Huwag ka magsinungaling, please. Hindi po. Hindi po ako nagsisinungaling po. Sige. Dali, ha? You confirm na merong... Nung in-inspect ko po, Your Honor, may nakita lang po akong parang... Nakita ka? Meron po. Then, hindi po tinanong yung biker na ikaw bang gumano nito? Tinanong ko po, Your Honor, ang inamin niya lang po, may parang tinapik siya. May tinapik siya? Apo. Hindi mo tinanong kung saan siya nagtapik? Investigador ka eh. Ano? Tinanong ko po, Your Honor. So, saan daw siya nagtapik? Doon naman daw po sa may bandang, ano, sa side po ng bike lane. Sa side ng bike? Eh bakit mo you took hook, line, and sinker yung sinabi niya na sa bubong yun ang gasgas? Anong misigador ka eh? Kung inayos mo yung trabaho mo, dapat pagdating dito sa imbisigasyon na ito, sikat ka na imbisigador dahil ginawa mo lahat. Pero ngayon, oh, magdududa ang tao sa'yo na baka may pinapaboran itong imbisigador na ito. Dahil hindi tinanong talaga kung saan ang kinalabog niya. But anyway, sige. Continue, Willie. Continue. Pagkatapos po noon, dinerty finger po niya ako, humabol ka kung kaya mo. Sumakay po ako sa kotse ko kagad, hinabol ko po siya. Upon reaching Welcome Rotonda, in the middle of the street po, going E-Road and going QA, may kotse pong tumabi sa akin. Be sure, ha? Kung mayroong
somebody independent from among you two can provide corroborating statement na mag-corroborate kay Alan Banjula, then you are liable to be cited for contempt, ha? Apo. Yes, Your Honor. I understand, Your Honor. Kaya nga, inibitahan naman dito yung vlogger. Andiyan ba yung vlogger? Vlogger. Kasi apparently, yung vlogger na yun ang nakakuha sa totoong pangyayari. Kaya kayo sinusundan ng vlogger. Kung merong independent mong magkapagsabi, mag-corroborate sa kanya, then alam mo na. Mr. Chair? Your Honor. Yes, sir. Sorry for interrupting. Pero ang sabi kasi ni Mr. Gonzales, naka-glove si Mr. Banjola na pang-motor na may knuckles. Tama po yun? Yes, Your Honor. Kasi meron po kaming picture na nakuha. Paki-flash na lang po. Pwede paki-flash yung picture para lang yung image. Yan po, parang close-up image. Parang wala naman siya. May suit ba kayong guantes nun, Mr. Banjola? Naka-guantes ka nun? Naka-gloves ka? Wala pa akong gloves. Ayan, tama ba ito? Ito bang nakikita mo? Wala pa akong gloves kasi nga nasira po yung gloves ko. Oo nga po, itong nasa litrato ngayon, ikaw, yan yung incident. Opo. Wala ka talagang gloves. Wala pa akong gloves. Ayan po, yan lang Mr. Chair. Kasi yun po sinabi ni Mr. Gonzales, may gloves siya na may knuckle. Oh, Mr. Gonzales. Yes, Your Honor. This picture won't lie. Wala siyang suot na gloves. Ngayon, ikaw pa gumagawa ng istorya, nasuot-suot niya glove na may hard knuckles. Tingnan mo, nakita mo. Ang makakakita po niyan mismo, yung kanan po niyang kamay, nakagwantes po na ano, makikita naman po ng mga polis eh. Yung kanang kamay, yun ang kanang kamay niya. Wala rin gloves. Bare hands. Tinatanggal niya po nung dumating na po yung mobile. Kaya sabi ko nga, ano niya tinatanggal? Wala pang mobile yan, nagtututok. Akma ka pang bubunot eh, oo. Hindi, ang maganda pong kuha dyan, Your Honor, yun nung itinabi ko please, na... Please, silence mo na, silence no, ha. Huwag kayong maingay. Your Honor, nung itinabi na po namin yung bisikleta, yung mga pulis po dumating, mga kapagpatunay na talaga pong nakaano. Totoo po sinasabi ko po, hindi po ako nagsisinungaling. Kaya nga, totoo sinasabi mo, pero totoo rin itong picture na ito, na nagsasabi na wala siyang gloves. Alam mo, Mr. Gonzales, kahit ano sabihin mo, ang tao na nanonood, sabihin nila na dati kang pulis. Kagaya naman kung palagi na lang sabihin ng mga pulis sinungaling. Ah, pulis ka, di ba? Pulis ako. Hindi po ako. Ayaw natin masira yung organisasyon natin at pag i-accuse tayo na sinungaling. Hindi po ako nagsisinungaling. Paano ngayon? How can you yung kaya ko nga ho i-describe po yung ano yung guantes niya. Sige, describe po. Kulay itim po tapos meron po na bilog-bilog dito na plastic po, hard plastic yung kanan pong kamay niya. So, kaya nga wala mang yung kanang kamay mo lang daw, may suot na gloves na may hard plastic. Yung mga biker po, Your Honor, hindi nagsusuot ng gloves na hindi pantay yung dalawa po. Sir Chair, meron din akong picture yes, right hand niya. Wala talagang gloves eh. Ito, papa-flash ko namin dyan. Wala talaga siyang suot na guantes. Nandito lang sa cellphone ngayon. Your Honor. Sandali lang, Mr. Gonzales. Sandali lang. Sige po. Oh, very clear dito. Wala siyang hawak. Wala siyang gloves talaga. Your Honor. At saka ako ha. Biker din ako. Opo. Pag magsuot ka ng gloves na gano'n na may hard knuckles, tapos siklista ka, parang kang gago. Gago ka! Magbisiklita ka tapos hard knuckles na hindi mo magkailangan yan sa bisiklita. Pang motor yan! Your Honor, hindi po ako nagsisinungaling. May mga nakakita naman ng mga tao doon na baka ho nung bago ko siya abutan, ay tinanggal niya na po. Dahil UP po talaga yung kotse ko po. Hindi po mayu-UP yun. Nang bare hands lang po. Your Honor. Ah, pero kung ako pasuntukin mo sa kotse mo, ay malakas. Mas malaking UP yung kahit na bare hands ko lang. Gaganoon ko yes, yung kotse mo. Naintindihan ko po, Your Honor. Pero, sana, huwag tayong manufacture ng istorya dito, Mr. Gonzales, ha? Kasi, hindi po ako nagmamanufacture. Regardless kung nasabi mo niya sa ibang forum, na naniniwala sila
not in my committee. You cannot fool this committee, ha? Yes, Your Honor. Very clear yung nakikita doon sa picture na wala siyang gloves. Yun nga ang problema ko. At the time of the incident po, magkaharap po kami. Noong sinuntok po niya, harap po ako. Malapit po ako sa kanya sa distansya niya. Kaya kitang-kita ko po, naka-gloves po siya. Mamatay man po ang buong pamilya ko. Hindi so, po may damay pamilya mo sa kasinungalingan mo. Hindi po ako nagsisinungaling. Nakapay mo pa yung pamilya mo. Hindi po kasi ako nagsisinungaling, Your Honor. Pamilya mo, idadamay mo kung magsinungaling ka. Oh, yan o. Tingnan mo yung picture na yan o. Oh, walang gloves yung right hand niya. Sa incident na po yan, Your Honor. Second incident, Your Honor. O, ibig mong sabihin, from yung pagtapik niya ng kotse niya, tinapo niya yung gloves niya, tapos tuloy-tuloy siya magbike. Ang mahal ang gloves na yun, ha? Yung may nakil, itatapo niya. Hindi ko po alam kung nilagay niya po sa belt bag niya o saan po. Pero basta ako po nagsasabi po ako ng totoo sa inyo, Your Honor. Mataas po respeto ko po sa inyo. Yes, yes. Wala na tayo dyan sa respeto. Ako rin, nag-respeto rin ako sa iyo. Kapwa tao kita. Nag-respeto ako sa aking kapwa. Pero kung halata naman masyado na nagsisinungaling ka dito, I cannot out of respect to this committee, hindi ko rin tatanggap yung sinasabi mo. Hindi rin ako maniniwala talaga. Sige lang, continue. Anyway, after that. Honor? Intention mo talaga na gasgasin yung kutsi niya? Actually, Your Honor, kung makikita nyo sa CCTV, papasok na po ako ng bike lane nun. So pagpasok ko po ng bike lane, pumasok po si Ginonggong Willie Gonzales. Pag-cut niya po ng ganyan, syempre, pabuelo na po, pababa po hanggang dito aso niyon. So, hindi ko na po maiwasan sumalpok dun sa kotse niya. Kaya nagasgasan ko po yung kotse niya.